yan kinalabasan ng gulong natin mga chong. 150-70-12. Tapos sa harap 130-70-12. Ayan. So next step nga natin is puputulan ko tong swing arm. Ayoko nung ano eh, masyado siyang mahaba eh. So bawasan ng 1 inch. Papausog natin. So tanggalin muna natin tong gulong, yung mga kung ano-ano pa diyan. Tanggalin natin swing arm, puputulan natin ngayon. Ayan mga chong, naputol natin yung swing arm. Ito yung kalahati. Lalagyan natin ng palaman. Ayan. Yun lang yung pinutol natin. Tapos papasok natin doon. Weld natin sa gitna. Wala namang problema kahit hindi mahaba ito. Kasi maglalagay din tayo ng shock mount dito sa taas. So mag-silver din siyang brace nito. So ayan mga chong, kabit lang muna natin to. Tapos salpak natin, balik natin doon.
So, ito ng mga chong yung pinutulan nating swing arm. Ayan, medyo kailangan pang i-grind yung welding kasi hindi ko masyado na perfect. Pero ayan, medyo ayos naman yung parang hingan ng isda. So, ayan. Ito yung dinugtungan natin. Tapos, ito, inusog natin dito. Pero wala tayong binawas dyan, pinutol lang natin. Susog lang din yung mga brace. May konting nabawas ito, mga ganito lang. Tapos yung, ayun, yung shock mount. To lalagyan naman natin to ng shock mount. Bale, dual shock gagawin natin dyan. So, ayan yung welds. Medyo okay naman. Dito lang, medyo pumalpak tayo dyan. Pero okay lang yan, brace lang naman yan. I-grind na lang natin yan. Tapos, kung sipagin ako, doblehan natin ng weld para maganda. So, kabit na lang muna natin to ulit sa motor, pati yung gulong, para ma-mock-up na natin yung shocks. Ayan mga chong, gagawin natin ngayon is pupunasan natin to. Ito yung magiging bracket natin dito para sa shock mount. Papasok yun dyan. Ayan. Ito parang gandang gagawin natin. So ngayon mga chong, ikakabit na natin tong bracket na ginawa natin para sa ito sa shock mount natin. Ganyan. Yung mga bracket natin mga chong para sa shock mount. Ayan, ay tack weld ko na. Ayan, apat yan. Ito temporary lang yan para mag-guide lang para magpantay sila kabilaan. Tapos ngayon, papasok natin to. Lagay mo natin to ng ano dyan. Para straight din siya. Para makuha natin saktong measurement ng distance niya. Lagyan natin sa gitna nito. Ayun mga chong, na-mock-up na natin yung ating talito, shocks, rear shock. Ayan na siya. Ngayon, gagawa na tayo nitong ano, sa baba. Shock mount natin sa baba, sa swing arm. Ito yung tinanggal natin sa mono shock. Sa gawa na lang natin ng ano, gagamitin natin to tapos ito,
Sabi nyo, steel plate. Buti naman same sila ng size or ng thickness. At yung mga shock mount natin na gagawin, ito yung tinanggal natin dun sa mono shock. Bale, ito yung isang magiging part ng shock mount sa baba. Swing arm, dito. Tapos, ito naman yung, hindi makita yan, yung drawing na yan. Ito, nabili ko lang to sa steel plate sa junk shop. Papakinisin na lang natin yan, makapal naman to eh. Yan, bubukasan natin, tapos, ito yung ibang part niya. Ito yung natapos ko nakaraan. Not sure kung nasama to sa video, pero ngayon ito, gagawin natin kagaya nito muna. Tapos, mamaya, papakita ko na lang sa'yo paano natin bubuuhin. So ayun mga chong, i-forma na natin yung partner ng mga shock mount natin. Ito yung galing sa motor. Ito yung ginawa natin. So ayun, ilalagay natin ito yung bushing ng shock. So yung may spacer sa gitna. Tapos ibubolt natin yan. Balikan yun, may itsura niya. Yung baba niya ito. Yan siya. Welding natin yun dyan mga chong. So ayan mga chong, natapos natin yung welding yung dalawang natin shock mount. So, kasi mainit pa, ka-welding ko lang yan. Ayan, gagrind na lang natin yan. Tapos ito, puputulan pa natin to. Sinadya ko lang pahabain yan kasi yung material natin, alanganin din. Puro galing sa scrap yan. Pero ayan, okay yan. Mag-grind na yan. Pupogin na yan. Ayan, full wheel din mga chong. Ito mainit pa kasi. Ayan. May itsura yan. Diyan yan, diyan yan. So bale, magkagandaan ito, kaya sinadya akong pahabain, tsaka medyo pataasan kasi dito yung pinutulan natin ng swing arm, ito yung duktong. Igit na natin yan dyan. Dagdag brace na rin yan dyan para secure na secure yung swing arm natin. Pero may ano naman to, may palaman sa loob. So ayan mga chong, yung shock mount natin sa baba, naka-tack weld na yan. Hindi ko muna pinul weld para pag may changes tayong gagawin, day lang tanggalin. Since sa taas, naka-tack weld pa lang lahat yan. Full weld natin pag maayos na yung setup. So yung nagawa ko na yung shock mounts natin, yan, nakakabit na parehas ng shock natin sa kabila, tsaka dito. So ngayon, gagawin natin, yan pala, kinabit ko na yung tanke. Maglalagyan tayo ng mount dito. As bracket na rin or reinforcement para sa pinagdugtungan ng natin dito ng frame. So, ito yung pattern ko dyan. May steel plate tayong gagamitin sana pero sobrang kapal yung ginamit natin dito. Mabigat yan masyado. So yung gagawin natin, kagaya na lang ulit sa ginamit natin dito, which is naghati tayo ng tubo tapos tinuwid na lang natin. Yan lang ulit gagamitin natin. Kasi saktong sakto lang yung kapal nito eh. Wala akong mahanap na steel plate na ganito. Siguro ito yan lang.
Ito yung ginawa nating para sa bracket natin dito. Mount ng ating tank. Yan, ganyan. Welding natin yan dyan. So, double purpose to, tank mount. Tsaka reinforcement na rin sa dugtong na to. Ayan. Yan, dugtong lang kasi yan.